Ang follow po pala sa mga viewers po dyan. Nandito po uli ako sa Star Image para po ayusin po yung problema ko and yung para makuha ko po yung kontrato na hinihingi ko po. Tapos po para po malaman ko po yung mga issue, tapos po mapag-ayos po namin yung mga problema and sa mga bagay po ng mga nagawa pong kasalanan, tapos kasama para po yung si attorney si attorney Alburo and yun po sa harap po nyo. Tapos napag-ayos na po namin yung mga plano and yung mga magagandang pwedeng gawin at hindi pwedeng gawin. Tapos yun po. May papaliwanag din po ni Sir David po yung side ko po. Magandang gabi po sa lahat na nanonood. Ako po si David. Nagka off the record bago kami mag live. Nag heart to heart kami together with Nanay Merlin, nanay niya, si Marlo, saka si Attorney Rizel Alburo, company lawyer namin. In-explain kay Marlo kasi yung kontrata na unang binigay sa kanya, yun muna unahin ko, nagbigay kami at nawala ang bag, tama? Nawala ang bag niya, nandun yung copy ng kontrata. Ngayon, nangingi ulit sila ng copy ng contract, hindi naman sila nakakapunta ng office. Sa, siyempre, malayo ang bahay and for whatever reason na hindi nakakapunta. So, ngayon, at least, ngayon, nabigyan ng chance na makapag-usap kami ng masinsinan, makapag-ayos. Nakita naman namin kay Marlo na he's been sincere sa mga sinasabi niya. Naintindihan niya na yung kontrata, na nakapirma silang dalawa ng mami niya. Ito. So, per page yan, may pirma po, dalawa sila ni Nanay Merly. May pirma per page at duly notarized po ng Alburo Law Office dito sa Quezon City, New Manila. Ngayon po, bakit po kami nag-live ngayon? Kami naman po eh, hindi naman po kami gagawa ng ikakasira din ng aming company and artist. Gusto lang namin na this issue become a wake-up call sa ating lahat, especially to Marlo, na dapat nire-respeto natin kung ano yung mga kasunduan. Hindi rin na rin tama yung nangyari before na ilang buwan na kaming hindi sinisipot ni Marlo every time na sasabihan namin siya na may mga events kami na kailangan siyang pumunta, no? Kasi even before na okay pa naman kami nung kasikatan niya dun sa after ng transformation, yung grand reveal sa Rated K. Nakausap ko pa nga siya, ako nga yung nag-prank call sa kanya eh, sa MOR. Pinangaralan ko siya na you cannot please everyone. No? Sinabi ko sa iyo, saksi si DJ Chacha na 'di ba nagpanggap nga ako na matanda, no? Ikaw 'yung na prank call, no? So sinabi ko sa ibandang huli na mabait kang bata, which is I still believe na you are a good person. It's just that syempre may mga hindi maiiwasan na may mga nagsasabi sa iyo na ganito ganyan na hindi nila naiintindihan 'yung mga kasunduan or mga kontrata na ikaw ang nakaharap at kasama ang nanay mo na hindi nila alam, na wala silang idea on what we have agreed, no, dyan sa contract na yan. Hindi biro, narinig mo naman si Attorney Rizal kanina na hindi biro yung kontrata natin. So for the remaining 3 years ng kontrata mo, mag
sa harap ng maraming tao, magtatrabaho tayo ng maayos. Sana po, bigyan niyo siya ng pagkakataon si Marlu. Today, April 25, 2019, on behalf of Star Image Artist Management, we are lifting the suspension, the indefinite suspension of Marlu Arizala. We are lifting the suspension. Ibig sabihin, you are now active again as a Star Image artist. You are now reactivated, kung tama ba yon na term or whatsoever. Basta you are now entitled again for bookings, no, through our office, for every inquiries na mag-ano sa'yo, papasok. Nasabi mo na you will enroll again on the next school year. We will respect that kasi karapatan mo mag-aral. Kasi dati dinahilan mo na mag-aaral ka, kaya we gave you the freedom, no, na mag-aral because that's your right. Pero nalalaman namin kung saan ka lang pumupunta. Nalalaman na, nakikita namin na nag-Mobile Legends ka. Na sinasabi mo, wala ka namang kinikita sa Mobile Legends. Oh, wala ka pala kinikita doon, tulungan mo yung mga magulang mo, magtrabaho tayo ng maayos. Diba? Ganun lang. So, to everyone who's watching right now, we are lifting the suspension. Napagkasunduan namin nila Marlu na he will work again since active naman yung contract as a Star Image artist. I hope sa mga nanonood ngayon, give this guy a chance na i-prove na kaya niya magbago. Tulungan natin siya, wag natin siyang sanang i-bash. Pasensya na po kayo sa mga nangyari na nakikita namin na mas makakabuti sa lahat. At least ngayon, napansin kami ni Marlu ulit hanggang, dahil dun sa post na yon. Alam ko, it's not the right way. I also apologize kung may mga hindi na natuwa sa post. Pero we are firm that the name Xander Ford or the moniker Xander Ford na inassign namin sa kanya, I think we will stick to the Marlu Arizala name, ang legal name niya as an artist, dahil doon naman siya nag-start. And the Xander Ford that we want na ibahagi sa mga tao, we are still and we will be firm to search for the new Xander Ford. Na sana masuportahan din ni Marlu na ipapasa mo sa kanya yung name na dapat pangalagaan niya, na maging good example siya sa mga tao. Pero for you should be proud of your name, Marlu Arizala. Ibigay natin ng Xander Ford sa nararapat, na ang daming mga iniidolo ka, or should I say gustong tularan yung katapangan na ginawa mo, na nag-transform ka bilang, di ba, hindi ka natakot magparitoke, ganyan. Ang daming umidolo sa iyo, kahit yung mga iba silent supporter yan, kunwari binabash ka pero natutuwa sila sa iyo. Ang sa akin is let's forgive each one of us, tayo, kung ano man ang naging pagkukulang din namin. Pero we did everything for you. Yung ang sinabi namin sa post, lahat ginawa namin for you, no? No more drama. Let's focus on the next coming days and years ng career mo. Okay? Sa mga nag-aabang po ng laban nila ni Doggy sa April 30, hindi po matutuloy yun kasi magfo-focus po kami
ngayon, kung magpaplano po kami after this live kung paano namin itutuloy ang career mo. We will do our best.